kung may brand nga po, si Daniel po, di ba, kape? Siya naman po, Bear Brand. Tapos ako naman po, kayo na kong bahala kung anong gusto nyo ibigay na brand. Katulad ang sinasabi ni Kuya Rap, malayo. Coffee mate ka lang ba, di ba? So, kami, hindi kami naglalaban, hindi kami pakitaan ng gilas kasi iba-iba naman kami, iba-iba kami. No, pag pinanood nyo itong palabas na ito, makikita nyo talaga na si Daniel, ito talaga si Daniel, si Kuya Rap, peace bro. Iba talaga si Kuya Rap eh. Ako, iba rin eh. No? Oo, may parang astig din. So, hindi nyo talaga masasabi na pare-parehas kami. Saka hindi rin kami naglalaban sa industriya ito. Kasi pare-parehas naming mahal tingo itong ginagawa namin. At ito'y blessing sa amin ni Papa, ni Tito Robin. So parang kami, ano lang eh, tinutuloy lang po namin kung ano yung tinayo ng aming mga ama. Yun lang po, para sa akin. Okay po kayo doon? Satisfied? Or more answers? Ako naman. Ay, sige. So, sorry po. Salamat po. Para sa akin naman, it's a different ballgame. Kasi babae ako. Mas marami akong kailangan patunayan. Kasi, nagsimula ang pagdila kay Papa, kina Tito Robin, mga lalaki yan. So, for me, para gumawa ng pangalan ko, mas marami akong kailangan patunayan talaga. Lalo gusto ko mag-action talaga. Kasi thank you. Strong girls. Strong girls, pag pinapanood mo sila, parang magkakaroon ka ng hope kasi syempre, in the world, sa mundo natin, girls are recognized as the weaker sex and I don't believe in that. I don't believe in that. So, yun. I'll do my best naman. Talagang tinaray. Joke. Yun. Dami? ako hindi naman po, kesa mag-compete po, bakit mo naman po lalabanan ng kapamilya mo? Ako po, andito po ako sa pagtulong sa kanila. Andun po akong side eh. Sa pagtulong sa kanila, mga at siguro ito si Kuya Rap, lagi kong ano ito i-inspire ito si Kuya Rap prop eh. Kaya yan. Ngayon, ano dito lang ako? Pautang. Dito lang ako para sa kanila. Pautang. 200 million pagpag pautang. So million lang bro, do. Thank you. Hi, question ko lang sa mga pagets din. Kasi, di ba lately, kasi yung mga action films, medyo nahahighlight yung hooligans and gangster films, di ba? So, anong thoughts nyo? Does it mean na nare-reshape na yung action films? I mean, sa atin kasi locally, di ba, sunod-sunod din, there's yung sa, hindi naman yung 10,000 hours is not a hooligan film naman. Pero lately kasi, di ba, medyo ganun. Anong thoughts nyo doon na, does it highlight na medyo ba, mas gusto na ba ng tao yung medyo bad person angle or parang binabago yung perspective ba doon sa mga nami-misconstrue na mga bad persons? Personal thoughts nyo doon. Kasi di ba this is, medyo malabo rin sabihin kung Kuratong, kasi nag-mention Kuratong Baleleng, di ba? Medyo notorious group. So, parang hooligans eh, like, gangsters. Ang thoughts nyo ba? I'll go first. Okay. Yung character ko po kasi dito, she's a spy. And pag DPA, pag ganun po yung character ko, iniisip ko na, hindi niya iniisip ang sarili niya. Wala siyang puso, wala siyang sariling pag-iisip. Gagawin lang yung sinabi sa kanya. And yung trabaho na is pumatay ng tao. And I think that people like these kind of movies kasi nagkaroon siya ng puso eh. Parang iniisip niya na tama ba itong gagawin ko? Papatayin ko bang tao to? Tama ba itong ginagawa ko? At gagawin ko ba? Yun ang, my character. So I think that's why people like watching this stuff. Because they're waking up to what's really happening.
to the government. Yung ganon, I think that's why they want to watch it because they're not dumb anymore. People are educated now, so that's why people like watching. Sorry, Yusha. Dapat Tagalog din, Jason. Hindi ko naiintindihan yung mga huli. Naiintindihan ko lang yung huli. Ano po itong question? Yung kumbaga, bakit sa tingin niyo mas nagagandahan na or mas nasusuport o nabibigyan ng atensyon yung mga hooligan, gangster films these days sa action, sa local action scene? Kasi siguro curious din yung mga tao kung kasi minsan sinasabi nila pag sinabing kuratong baliling, marami na yung sasabi masama, diba? Masuffer. So itong kuratong baliling, makikita niyo kung bakit talaga sila nagsimula eh. Paano? So parang dito pala makikita nyo na yung family talaga, mas importante sa kanila. Kung nasaan yung ama, nandun yung mga anak. Ako, sa samantala yun dyan ako na una, nagpapasalamat nga ako kay Robby, kay Marion, kay Rommel, and kay DJ, kay Matt, kay Kylie, at siya kay RJ, nakapunggali ko parati. So, as a baguhan talaga na first movie ko ito, nagpapasalamat ako sa kanila. Siyempre, si Star City naman na nagustuhan yung pelikula namin. Siyempre, sa post, sa lahat ng bumubuo ng pelikula, at sa guide, siyempre sa Parauhin ng Family, sa Mindanao, papasalamat ko kami doon. Siyempre, boss, Betchay, salamat din. Tapos, kay Rommel, siyempre, kasi sila yung mag-guide sa akin. Totoo siya, bago lang ako sa pelikula. Gusto ko talagang gumawa. Kasi sa ABS ako, taping. Pero kapag gumawa ka ng pelikula, isang fulfillment sa aming director na gumawa ng ganito, tsaka hindi namin expect. At hindi ko po in-expect na napunta siya sa mainstream na hindi ko akala yung ganito mapupuntahan po lahat. So ulitin, nagpapasalamat ako sa palilak lang na pagkatiwala nyo yung kwento na to. Inuulit ko rin sa Parohinog family. And kasi nyo marin po. Sa inyo lahat din po sa mga vloggers din. Nagpapasensya nyo na dahil first time ko po sa press club. Katulad dati, sila Rommel, papanood ko lang sa ano to eh. Kasi sila Robin sa pelikula noon. Na ikikwento ko na rin na hindi ko akalain na mararating ko yung mga katrabaho sila at na-direct ko sila. Masasabi ko, new generation, parang this the new generation, beginning of the end ng Mista. Kasi napanood ko dati. So, silang new generation. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga una rin, sa mga tao na gumawa ng pelikula noong araw. Dahil yun naging motivation ko na sinabi ko kala Robin, kala Robin, na gusto ko magkaroon ng classic cinema. Yun ang core ng pelikula ko, na pati sa in terms ng kwento, sa shots, gusto ko yun lang din. Dahil din ako sa umpisa, at din ang umpisa lahat. So, yun lang po, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Okay. Matt? Ano po muna? Sa inyo pong lahat, maraming salamat at pumunta po kayo dito. At, Ayaw. Ano pangkabado yun, Derek? Kasi yun na, ah. Kasi dahil yung president na nanonood ako, kaya naman sa president. Ayun na, sa inyo po lahat. Thank you so much po. At pumunta po kayo dito. At ako po talaga sobrang masaya po ako sa araw na to. Dahil si Papa at Rex Ponky, kami po dito. Matagal na po namin inaabangan yung pangyayaring to eh. Na magpe-presscon po kami. Marami na po kami pangarap sa palabas po na to at sa mga darating pa namin mga palabas. Pautang? Ha? Pautang? Oh Lord, dito. Pag 200 million. Kayaan nyo na po siya. Dahil po, talagang sana magustuhan nyo po na makita nyo po na magkakasama ang isang pamilya sa isang palabas at ang pinagpaguran po namin ng palabas na ito
At grabe po yung dedication namin sa palabas na to. Ganun binigay po namin. Kahit minsan mahirap na po, pero kailangan gawin. Kaya yung sakripisyo. Lalo sa kulungan. Doon ako nahimatay. At ako rin kayo. Kwento natin. Kwento muna. Nag-shooting po kami sa kulungan sa may Bulacan City Drive. Grabe po yung init ng sinyo ng kulungan. Opo, kasama na. Doon kami mismo sa loob nung parang may sarili na silang mundo doon. Kasi Derek, imos na ospital sa sobrang ano. Ako naman, nahimatay ako doon. Tapos wala, napaos na ako. Tapos yung init nandun po, nasa likod ko po yung parang pinto ng Zelda. Lumalabas yung init sa likod ko. Talagang grabe yung init doon. So, naramdaman ko yung pakiramdam ng lugar na yun. Pero nasarap din po dahil na-experience ko po at nakakausap ako ng mga tao sa loob. Talagang mga totoong tao rin po. At kami rin po yung naglinis ng toilet po nila. Opo, nilinis namin ang banyo nila. So, grabe po yung takot namin dun sa loob. Opo. Minsan, parang pagkatapos ng take, ayaw na namin bumalik. Ayaw si Dadyako talaga. Parang ilan pa ba tayo dito? Naalala ko yan, hindi na po. Nakakakaba. Iba yung energy pag-action. Bigay mo yung character mo. Pagkakayoko. Kanyari, sa mga paligid mo. Pagkatapos, babatiin mo na. Humbol. Oh, yung dumihan. Nililinis ni Kuya RJ. Kami naman na ni Kuya Raprap, nililinis namin yung sahig nila. Marami rin po akong na-experience dito. Hindi lang po kami lahat na hindi pa dapat namin ma-experience. Ako rin po, nahiwa pa ako ng guya ko dito ng kutsilyon ni Kuya RJ. Hindi ako yun, ha? Siya yun. At sa Kuya Raprap po, na saksak niya po ako dito, talagang bumukha niya. Grabe po yun. Pero napakasaya po nung palabas. Kaya sana maging... Ulitin. Napakasakit at napakasaya. Napakasakit. Pero napakasaya rin po. Tears, blood, and years. Yung reaction mo, ha? Sabi namin, uy, may sugat ka sa mga, ha? Hindi ko na raw dumalala na naman malakas ako. Pero... Oo, yung mga nila. Abangan niyo yung mga nila. Tsaka yung ano po yung feeling ngayon, ito yung press ko na parang kausap ko rin po yung mga nasa bahay na kaya masaya po ako dahil na ginawa niyo po kami komportable. At sa mga napakaganda niyo pong tanong, nagmukha po kami matatahino. Tsaka yung abangan niyo yung scena rin, kaya kakailangan niyo po yung armored band dun. Tsaka saan ako. Loko na. Wala pong ganun. Pero sana po panoorin niyo talaga ang palabas nito. Muli po ako magpapasalamat po sa inyo sa inyong pagyakap po sa amin, pagsuporta sa ating pelikula. Ako po, I'm very excited po sa inihahandog po namin, lalo kasama po ako sa pelikula. I'm very proud po na... Ayun po, excited po makasama kayo, mapanood dito sa sinehan, makita po ang reactions nyo, good or bad, kasama nyo po kami. Diba? Pero sigurado po, good po yan. Diba? Thank you po. Gusto ko yun po magpasalamat sa lahat ng natin ko ngayon for the questions. And gusto ko rin magpasalamat kay Direk Strong, kay Paka din, kaya siya dito. Nasinama nila ako dito. First movie ko rin po to. And napaka-bless ko po kasi sobrang minahal ko ang character and story and yun lang. Maraming salamat. Sana magustuhan niya. Yun na. So, last po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At katulad po na sinabi ni Daniel, no, maraming salamat po sa tanong niyo at naging matalino po kami. No? Salamat po. At sobrang mag-enjoy po kami sa palabas po na ito. At sana mag-enjoy din po kayo pag pinanood po ninyo. Sa palabas po na ito, maraming umiyak, maraming nasugatan, maraming nahirapan. Pero lahat po yun, pagdating sa huli, isang magandang pelikula ipapalabas namin para lang po sa inyo. Maraming salamat po ulit at abangan ninyo po ang shooting ko dito.
Thank you po ulit sa ngalan ng Ama, Ina at mga kapatid, January 29 po. Sa ngalan po ni Sir Robin Padilla, Ms. Maria Rodriguez, saka ni Bella Padilla, Other Star Cinema and RCT Productions. Thank you po and salamat din po sa 44 Cafe para sa ating pagkain at napakaganda pong venue. Yan. Photo ops. Photo ops na po and then tapos interview na ng TV crew. Okay.